Handa mo bang ipakita kay Chuck Mamba ang pan lalambing mo? At handa ka bang magparate ng de gameplay mo kay Eman kung ang mga magagaling na pro player ang siyang nag-offer mismo nito sa'yo? Siyempre kung Chuck noon isang napakagaling na rumor at Eman na MVP noong MSC abay talagang mapapa-oo ka na lang talaga. Pero sa kabila natin o na ito, may mga fake at fact na tayong tinatawag na kung saan ang buong akala mong number one fan at matagal nang sumusuporta sa inyong koponan, abay ito pa pala ang siyang gagawa at sisira ng inyong o ng iyong pangalan. Sino nga ba ang fan na sumira kay Eman? Pero teka, kumusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaan antay natin. Umpisahan na yan. Tara! Unang-una, disclaimer lamang sa ating mga manonood dahil ito ay gagawa natin ng content para bigyan ng linaw at malinis ang mga pangalang hindi naman dapat pinagpipestahan ng mga ito. Pero hindi na rin kasi bago ang mga ganitong pangyayari mula sa ating mga pro players. Yung iba, napatunayan na at nagsisi namang talaga. Pero yung iba, tuluyan na lang ibinaon sa limot at hindi pinansin hanggang nakalimot o nakalimot muta na lang ng mga tao. Ito kabatangay ang nagpapatunay na dapat ang ating mga pro players ay hindi lang dapat nagfo-focus sa kanilang pagbabatak sa paglalaro. Dapat maging ang kanilang pag-uugali ay nababantayan ng kanilang mga koponan. Ito ay dahil may mga players tayo na kinakain na ng sistema, pero hindi ko sila nilalahat ha. Para lamang ito sa mga pro na naliligaw ng landas at inilalagay sa kanilang mga ulo ang kasikatan. Common na kasi sa ilang mga pro player na porket sikat sila at matunog ang pangalan ay ito ang ginagawa nilang lisensya para mangbastos at gumawa ng mga hindi kaaya-ayang mga bagay. Pero hindi lang sa mga pro players ang pagkukulang na ito. Dahil maging sa mga babaeng pumapatulo rin sa mga ganitong pro players na nagbibigay ng malisya. Katulad na lamang itong kaso ni Chakno, na kung saan una palang maling-mali na talaga si Chakno sa kanyang ginagawa at dahil ito sa kanyang pagiinom. Kung inyong matatandaan, una nang sinabi ni Boss D na ayaw niyang kunin si Chakno dahil alam niyang hindi niya ito makokontrol sa pagiinom at ayaw niya sa ganitong pro player. Dahil katulad na lamang ng nangyari kay Chuck noong mga araw na siya ay nakapag-chat sa isang babae, abay siya nga ay nakainom na ibig sabihin hindi niya nakokontrol ang sarili sa oras na may alak ang kanyang katawan. Sa madaling salita, maling-mali na nga yung may bisyo ka na hindi mo mapigilan tapos nawawala ka pa sa sarili mo sa oras na may epekto na sa'yo ang alak. Pero sa kabilang banda may pagkukulang rin yung mga babaeng nag-chat sa mga pro player na dapat kung una pa lang ay may mga paramdam na mga ganitong topic dapat ay iwasan nyo na agad, lalong lalo na't alam yung may epekto ng alak ang isang tao noong mga oras na yon. Pero uulitin ko na kay Chuck Mamba yung pinagmulan ng kalokohan na ito, at dahil tuloy rito ay nawala yung taong tinanggap siya sa kabila ng kaliwat kanang pangbabash na kanyang natatanggap mula sa kanilang relasyon. Na kung iisipin mo, hindi ka pa ba makukontento sa taong ito na halos nasa kanya na lahat at higit sa lahat yung pagtanggap niya pa sa'yo kahit pakaramihan sa mga tao ay duda sa inyong pagsasama. Ito na papasok yung mga komento ng ilan na idol ka nga naman sa paglaro, Chakno, pero hindi ka idol bilang si Joshua Mali Este Mangilog. 2 taon na di umano ang nakalipas noong nangyari ito, pero hindi mo pa rin pwedeng gawing dahilan yon para masabing nagbago ka na dahil 16 years old pa lang yung babae na ibig sabihin sobrang lalanga ng bagay na ito. Pwedeng-pwede kasing makulong si Chakno kahit ito ay chat lamang, at higit sa lahat wasak ang kader mo dito sa oras na gumawa rin ng aksyon ng management ng MPL patungkol sa iyong ginawa. At hindi pa dyan nagtatapos yung mga taong sumusuporta sa'yo at patuloy na pinagtatanggol ka noong hindi pa napapatunayan abay lahat sila ay madidismaya ng sobra.
Kaya sa mga aspiring pro players natin dyan, huwag puro palakas sa laro ang inaaral. Dapat aralin mo rin gumalang sa kababaihan at aralin mo rin ang makontento. Ito rin yung dahilan kung bakit hindi ako tumitigil sa mga ganitong klase ng content. Ito ay dahil aminado akong gumagawa ng mga chismis sa MLBB, pero lahat ng ito ay content lamang at hindi ako lapok sa tunay na buhay. Pero para kay Chuck Mamba, kung dumating man yung puntong matapos at makalimutan ng mga tao ang pangyayaring ito, dapat ay maging aral sa iyo ng mabuti na hindi porket sikat ka ay entitled ka ng mangbastos ng ibang mga tao. Lalong-lalong na't minor de edad pa ang napili mo, X yun, brother. Pero ang kasunod naman nito ay si Eman Sangko, gold laner ng RSGPH, na kung saan may nag-expose rin nga sa kanya na nagchat-chat rin si isang babae at humihingi ng mga pictures. Pero dito ay napatunayan na sinisira lang pala ng nasabing poser ang pangalan ni Eman, na agad-agad rin nalaman kung sino ang taong nasa likod ng paninirang ito. Ang ginawa niya kasi ay gumawa siya ng kaparehong FB account ni Eman at nakipag-chat siya kunwari para ito ang gagamitin niyang pruweba at masira itong si Eman. Dito na lumabas ang katotohanan ng isama ng nasabing poser ang chat na mula sa GC ng ilang mga fans itong RSG, kaya tuluyan nilang natukoy kung sino ang nasa likod ng paninirang ito. Ito nga ay ang isa sa number one fan itong RSG at aktibong nagpo-post parati sa kanilang group na isang poser account lamang rin na may pangalang Danny Katapang. Ito yung nakakatakot kabatang, dahil yung akala mong aktibo na sumusuporta sa'yo at parating nandiyan sa lahat ng laban nyo, abay siya pa pala ang taong gagawa ng ikasisira ng pangalan mo. Na kung saan ito ay aral rin para sa ating mga pro players na wag rin magtitiwala sa isang fan na porket aktibo siya ay solido na siya sa'yo, dahil hindi mo alam, nag-aantay lamang rin yan ng ikasisira mo. Sa madaling salita, walang ginawang kalokohan si Eman Kabatang na kagaya sa mga ginawa ni Chakno at Yawi, dahil yung kanya ay gawa-gawa lang para sirain siya sa mga tao. Pero ang nakakatakot kasi sa pangyaring ito ay parang makakagawa na yata tayo ng isang buong lineup sa MPL S12 nang dahil sa mga pro players na nasasangkot sa ganitong mga bagay. Dahil meron na tayong jungler, mid laner, gold laner, roamer at XP laner, na kung saan sa coach ay meron na rin, aba, huwag naman sanang magkaroon ng YouTuber, shoutcaster at manager, nako po. Pero sana nga ay hindi na ito masundan ng kahit na sino mang pro player ngayon, at paulit-ulit kong sinasabi na sana ay maging aral na rin ito na iwasan ang ganitong mga bagay. Ito tips lang sa ating mga pro player dyan, ganito ang gawin mo kung talagang gusto mong umabot sa mga puntong may mga ganitong bagay o ganyang bagay kang nagagawa. Antayin mo yung babaeng mamahalin ka at mamahalin mo, tapos magseryoso ka sa buhay. Huwag puro attitude at huwag ilagay sa ulo ang kasikatan. Mag-stick ka lang sa kanya. Kaya sa mga aspiring pro players dyan, ito ang formula para matawag kang isang tunay na pro player na dapat hangaan. Attitude and respect over skills. Kuha mo? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento tungkol sa kinasasangkutan na naman ng ating mga pro players na sana hindi na masundan pang muli. Abay hoy, magbago na kayo, wag puro kalibu. At yun lamang po, at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah!